Isang bahay sa Quezon City at apartment unit sa Mandaluyong natupok sa makalipas na magdamag. Tinutukan niyan ni EJ Gomez. Pasado alas 10 ng gabi nitong Biyernes, nang biglang sumiklab ang sunog na ito sa isang apartment unit sa Barangay Plainview sa Mandaluyong. Sa likod na kwarto sa ikalawang palapag daw nagsimula ang sunog. Ayon sa may-ari ng bahay, nakauuwi lang daw mula sa trabaho ilang minuto bago sumiklab ang apoy. Pagdating po namin ng misis ko, mga 10 minutes, bumaba yung pamangking ko, yun nga, nasusunog daw po yung kabilang kwarto. Pagpanik ko, pagbukas ko, malakas na po yung apoy. Wala na po kami nagawa. Computer, laptop at basic appliances daw ang ilan sa mga natupok ng apoy. Bukod sa paso sa kamay, ligtas namang nakalikas ang pamilya galang kabilang ang isang senior citizen. Nerbiyos at takot daw ang naramdaman ng mga residenteng nakatira sa tabi ng nasunog na bahay. Dalian din daw nilang inilipat ang mga sasakyang nakaparada sa harap ng kanilang bahay para di madamay. Sobrang lapit niya. Wala na kaming time talaga para kung makasalba pa ng mga damit. Sawa ng Diyos naman, hindi naman nadamay yung bahay namin. Pumesto po kami sa likod po nung nasusunog na area para hindi na po siya madamay pa yung kung ano man po yung bahay na nasa likod niya. Tapos meron po yung mga kasama natin volunteer sa harap. Nakatulong din daw ang maluwag na kalsada sa lugar sa mabilis na pag-apula ng sunog. Inaalam pa ang naging sanhi ng sunog. Isang bahay din ang natupok ng apoy alas 5 ng hapon sa Barangay Laging Handa, Quezon City. Walang naiulat na nasaktan at agad naman naapula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.